natin po ang ating recipe ngayon ay ginisang upo with longganisa. So gagamit po tayo ng 3 pirasong skinless longganisa at saka po bawang, sibuyas at kamatis. So yung upo, hiniwa ko po siya ng maliliit at binabad ko sa tubig. Yan, ngayon naman po, painit tayo ng ating kawali o pot. Lagyan natin po siya ng mantika. Konti lang po ako maglagay ng mantika. Ayoko po kasi na masyadong oily sa pagkain. So ayan, ngayon mainit yung mantika. Una ko pong ginigisa ang bawang. Ayan, lagay na po natin ang ating bawang. At atin lang po siyang halo-haloin hanggang sa maluto po yung ating bawang. At pag okay na po yung ating bawang, pwede na po nating isunod yung ating sibuyas. I-halo-haloin lang po natin siya. Igisa natin yung ating sibuyas. Hanggang sa lumambot po yung ating sibuyas. Ayan, pag malambot na po yung ating sibuyas, makikita po natin na malambot ang ating sibuyas. So, pwede na po natin ilagay ngayon yung ating kamatis. Ayan. Gisilan po natin siya. Halo-haloin natin siya. Hanggang sa lumambot po yung ating kamatis. Ayan, hanggang sa maluto siya. Ayan, luto na po ang ating sibuyas, bawang, kamatis. Pwede na po natin ngayon isama yung ating longganisa. Skinless longganisa po ang gamit ko. Ayan. Iigisa lang po natin siya hanggang sa magluto yung ating longganisa. Ayan, medyo lumalaban yung ating longganisa. Okay na po yung ating longganisa. Luto na po siya. Pwede na po tayong maglagay ng konting ayan, lagyan po natin siya ng black pepper. Konti lang po. Again, halo-haloin. Lagyan din po natin siya ng konting salt para malasa po yung ating ginisa. Tapos, yung ating pong upo or bottle gourd, is pwede na po natin siya ilagay. Hiniwa ko lang po ng maliliit yung ating upo. Halo-haloin lang po natin siya hanggang sa mamix yung ating ginisa, sibuyas, bawang, kamatis na may longganisa. Tapuan lang po natin siya at ilip po natin siya ng 5 minutes hanggang sa maluto. Ayan, after 5 minutes, halo-haloin natin siya. Ayan, makikita po natin na luto na yung ating gulay or upo. So, dagyan ko lang po siya ng konting magic sarap. So, yung isang sachet po ng magic sarap, natatatlong gamit ko po siya. Kaya konti lang po ako maglagay para lang may lasa ng konti. Pasalo-haloin lang natin siya.
makikita po natin na luto na yung ating gulay at yung ating longganisa. So, iyan po. Depende po sa inyo kung tama na po yung lasa ng alat ng asin. At kung hindi man po, pwede kayong gumamit ng peace sauce. Yan, lagyan po natin siya ng konting peace sauce or patis. Depends on your taste po. At yan, naluhaluin lang po para ma-mix yung lasa ng patis. At okay na po siya. Luto na po siya. Off na natin yung stove at ilipat na po natin siya sa isang lagayan. Ayan, ang ganda po ng pagkakaluto ng ating ginisang upo sa langgonisa. O diba, napakasimple lang po siya. Simple lang po siya at madaling lutuin, hindi siya magastos. So, budget friendly po ang ating ginisang upo with langgonisa. Ayan, luto na po ang ating ginisang upo or upo with langgonisa. Ayan, perfect na match po siya ng pritong itlog at pritong isda. Or kahit na po anong prito. Tara, kain na po tayo. And don't forget to subscribe and hit the bell button so para updated po kayo sa aking mga new